sa imbitasyon sa debate ito, Mr. Marcos loses the opportunity na sumagot sa mga katanungan at magbigay linaw sa kanyang posisyon sa mga issue at plano para sa ating bansa at sa unang tanong ukol sa korupsyon. Mr. Montemayor, your 90 seconds starts now. Maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataong ito. Ang problema sa corruption is a combination of both. Kung alam niyo po sa Pilipinas, maganda ang system natin, maganda ang mga policies natin, maganda, watertight talaga yung ating mga batas, no? Anti-graft and corrupt practices act, ethical standards for public officials and employees. Now, kung kahit gaano kaganda ang sistema, kung ang attitude, napaka-corrupt, inherently corrupt yung tao, ang attitude, gagawa ng para niyan, para palusutin niya o lusutin niya ang batas. No? Lalong-lalo na, there is a wide degree of discretion among public officers. Now, kahit gaano kagandang sistema, kung masama naman talaga, no, bata ka pa, corrupt ka na. Kagaya ng sinabi na yung isang dating official, no, na mayor sa Maynila, mga 1960s, wala talagang mangyayari yan. Pero meron namang magaganda ang mga ugali, pero nadadala naman sa bad policies at saka sistema. No? Bihira sa Kongreso ang magiging congressman at pagkatapos, mabuti pero nadadala ng sistema ng corruption. So it is a combination of attitude and also the system.